Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak ay mapagindapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoteng nagandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos nyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na iyon. Hipa ninyo ang trompeta, ibigay ang hudyat sa Sion sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat na nananahan sa Huda. Dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makalimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong paligid.
at lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung magbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahanga-hangang ginawa mo, puon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Iyong hinatulan yaong mga hintil at mga balakyo. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Itong mga hintil, nahulog sa hukay na ginawa nila. Sa kanilang bitag na umang sa akin, ang nahuli sila. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon. Kanyang itinatag yaong kanyang trono upang doon humatol. Ang pamamahala niya sa idaidig, pawang naaayon. Sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Si Kristo ay itinampok, sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyong nanggilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Belzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't sinagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ay sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi sa kanila, babaksak ang bawat kahariang nahati sa ng magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Belzebul ng kapangyarihang ito.
kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyo mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung kayo'y magpapalayas sa mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang tao'y malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinanggagalingan. Pagbalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siya muli at magsasama ng 7 espiritong masasama kaysa kanya, at papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsipo muna po tayong lahat. Naisip niyo ba sa Ebanghelyo na masasabi nating sayang, no? Sayang? Bakit sayang? Sayang kasi hindi nila nakita na sa harap nila gumagalaw ang Diyos. Hindi nila napansin yon. Anong pinansin nila? Ay, si Jesus nagpapalayas yan sa kapangyarihan ni Beelzebul. Sayang, hindi nila nakita yon. Ang mas napansin, o pag-interpret nila ng nakita nila, negative. Hindi nila nakita na ang Diyos pala ang gumagalaw sa harapan nila. Ang Diyos ang gumagawa ng kabutihan at kababalaghan nang may pinalayas sa demonyo sa isang tao. Kaya imbis na magpuri sana, anong naging reaksyon nila? Pagdududa. Diba? Pagdududa. Pagdadalawang isip. Imbis na sana magpasalamat. Imbis na sana yung magdala sa kanila sa pananampalataya. Anong ginawa? Mas lalo silang gumawa ng pader mula sa kanila at sa Diyos. Sayang. Sayang. Hindi nakita ang galaw ng Diyos na nakikita nila sa sarili nilang mga mata. Maganda rin po sa atin, no, bilang mga Kristiyano ngayon. Ito din ay pinapaalalahanan tayo na mahal na pong Jesus Nazareno. Na sa buhay natin, mas maging sensitibo tayo sa galaw ng Diyos sa buhay natin. Mas makita natin ang kanyang yapak. Mas makita natin ang kanyang kabutihan sa buhay natin. Hindi sa iba tayo nakatingin. Hindi lamang sana sa kung anong kulang ang nakatingin sa atin. Pero maging bukas tayo sa pagpapakilala ng Diyos sa buhay natin araw-araw. Sino ba dito ang naniniwala na lagi siyang pinapatnubayan ng Diyos? Pumalakpak nga. Sa inyo galing yan, ha? Hindi sa akin, ha? Tinanong ko lang kayo. Na naniniwala tayo at nakita din natin sa buhay natin na gumagalaw ang Diyos araw-araw at hindi niya tayo pinababayaan. Pero minsan maganda rin paalala sa atin na mas lalo nating tignan at makita ang galaw ng Diyos sa buhay natin para mas lalo tayong manalig at manampalataya sa Kanya. Tama ho ba? Di ba?
Kung mas nakikita natin ang galaw ng Diyos sa buhay natin, mas lumalalim ang pananalig natin sa Kanya. Maganda rin po, no, na sa araw ding ito, bagamat hindi pinagdiriwang sa isang liturgical na pamamaraan, maganda rin tignan na ang October 13 ay humahawak din ng isang espesyal na pwesto sa isang deboto ng mahal na Birheng Maria. October 13 po nangyari ang huling aparisyon sa Fatima at ang milagro ng araw kung saan ang mga tao ay ayaw maniwala, ayaw nila makita, ayaw nila maniwala. At sasabi na, bigyan mo kami ng tanda, bigyan mo kami ng tanda. Sounds familiar, ano? Sa ating ebanghelyo, ito rin yung hingi ng mga tao. Kay Jesus, bigyan mo kami ng tanda na galing ka sa Diyos. At anong ginawa ng mahal na Birhen? Pinapunta sila lahat sa October 13, at ang araw ay tila sumayaw at parang lalapit sa kanila. Umuulan nung araw na iyon, pero nung nangyari ang milagrong iyon, ang lupa ay naging tuyo. Hindi mo iisiping umulan ng buong araw. October 13 was the date. Nagpakita si Maria sa tatlong bata sa huling pagkakataon, at ang lahat ng mga nandoon ay binigyan niya ng palatandaan na ang Diyos ay kapiling nila. Sa atin po bilang Kristiyano, hindi na natin kailangan na may sumayaw na araw. Pero sa ating pananampalataya, sa ating pananalig at buong tiwala sa Diyos, alam natin na nariyan siya. Alam natin na kapiling natin ang Diyos. Alam natin na kasama natin ang Diyos. At bilang mga nananalig sa Kanya, nakikita natin ang galaw ng Diyos sa buhay natin na magpapalakas ng ating pananampalataya at lalalim ang ating debosyon sa Kanya. Huwag nating sayangin ang mga pagkakataon. Huwag sana nating sayangin ang mga pagkakataon na dumaan ang Diyos sa buhay natin na hindi natin napansin. Dahil lahat tayo sinusumpungan natin ng Diyos, huwag sayangin ang mga pagkakataon na dumaraan ng Diyos. Lagi nating pansinin ang presensya ng Diyos. Buksan ang ating mga mata sa paggabay ng Diyos sa buhay natin araw-araw. Walang sayang sa isang taong buo ang pananalig sa Diyos, kundi ang bawat araw sa Kanya ay araw ng pasasalamat at araw ng paglalim ng pananampalataya niya sa Diyos na nagpapakilala sa Kanya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa ng Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating itugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay magasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno,
kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay mag-alala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang bisa ng kanyang pagpasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po tayong lahat. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kalob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito. Nasa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit nang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilhot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa wakas ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Maraming salamat po. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at tusa, ikay kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman. Ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalagdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patubayin po nawa't gabayan niyo po ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami mababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon
kailan at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno, poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko at asasanay pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na po malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa kabutihan, sa pagkabuhay, sa walang sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo'y aming buhay.
kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Niligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.